pagkakataalang buhay sa inyo ulit. So, nagbabalik ako para sa inyo. So, may mga tanong kung paano rin mag-check down ng rotary switch. So, meron na akong mga rotary switch dito na iba-ibang klase. Meron tayong 5-speed. So, 5-speed. 5-speed na rotary switch. Kasi meron din 5-speed na rotary switch, kaya lang meron ditong ija-jumper ito. Kasi meron din tayong mga 4-speed dito. Ito. So, ito 5-speed din siya, pero apat yung ngipin niya. Papaliwanag ko sa inyo kung anong klase ito. So, meron akong mga pare-parehas dito. So, iti-test natin to kung sino pa sa kanila ang may sira o wala. Kung paano malalaman kung ano yung sira, ano yung ayos. So, meron din tayo itong rotary switch na parang sa electric fan. So, ito ay galing pa ito sa National na air conditioning. So, sa mga nakapaglinis na ng window type na National, eh congrats sa inyo. Dahil na-encounter ninyo yung pinaka luma pang aircon. So, kung itama nyo na lang ako, tama nyo ako. Kung yung National ba ang pinakaunang aircon dito sa Pilipinas, so yung Carrier. So, kasi ang National kasi, sa mga technician na kaibigan ko, nakaka-encounter na sila ng mga aircon na National na luma. So, yun. So, papakita ko sa inyo. So, ang rotary switch kung paano to chicken. So, gagawa tayo ng diagram. Oh, ngayon, gumawa ako ng diagram ng mga bawat rotary switch. So, ngayon nakikita, ito yung mga diagram ng bawat rotary switch na pinakita ko sa inyo kanina. So, meron tayong rotary switch dito na 5-wire. Kasi ngayon yung mapapansin, meron dito, ito yung mga pins. Mga pins niya. Yan, yung pins. So, meron ditong 5 sa baba. Meron tayo dito tayo tatlo sa taas. So, itong dalawang to, kailangan nito ng connection ng jumper. Itong dalawang to. So, ito yung line 1. Ito yung line 1 o kaya neutral. So, itong pins na to, ang diagram naman nito ay ito. Ito mismo, yung number 1. So, 1. So, ayan. So, ayan, number 1. Nandun. So, para makita nyo, yan na lang natin. So, itong number 1 na diagram, ito siya. Ayan, yun. Pins na yan. So, kung ninyo nakikita, tulad ng sasabing ko uli, itong dalawang to, eh, kailangan ng jumper wire yan para mag-activate tong lima rito. Kasi kung ninyo napapansin, meron itong bilang rito na naka-engrave. Yan, yung bilang dito naka-engrave, isusulat niyan sa papel. Kung ano yung bilang niya rito, yun ang isusulat ninyo kung asan siya. So, meron siyang 10, 8, 6, 4, 2. Tapos yan, yung isa naman, yung datong dalawa, ay meron siyang 1, 2, 3. Ito, 1, 3. Tapos yan, ito is 1. Yan, 1. 1 yan. 1 and 3, ito 1. So, pagka gusto nyo check-in to, itong rotary switch, eh, kailangan nyo gumawa ng diagram na tulad nito. So, pag ginawa nyo yan, tandaan ninyo, meron lang siyang apat na palo. So, meron siyang bilang sa taas, 1, 2, 3, kung saan nyo ilalagay mamaya yung mga marking. So, gagawin natin yan. So, ito yung number 1. So, yung number 2 na rotary switch ay ito. So, isa lang yun, linya niya. Yung line 1. Yan. Isa lang. Ayan. Ito, yung ngipin. So, ito yung number 2. So, ito siya, number 2. So, ginaya ko lang din yung format niya. Yan. Yun yung nakikita. Yan. So, meron siyang 5 sa taas. Meron siyang isa rito sa taas. Hindi siya tulad ng number 1 na meron siyang ngipin dito na dalawa. So, ito wala na. So, putol siya. So, ito talagang putol talaga yan pag binili nyo sa market. So, wala siya. So, hindi na siya kasama. So, tulad nito, meron din siya naka-engrave. 12,
8642. Kasi nito is number 1. Ito number 1 to. As in line 1 o kaya neutral. So ito yan, meron siyang naka-engrave talaga. So ganun naman, ganun din. So tatapatan nyo lang yan, ganun uli. 1, 2, 3, 4. So gagawa ka ng box, boxes. Parang maglalagay tayo ng XOX o S, XOX nga. O kaya yun SOS. So yung number 3. Yung number 3, ganun din. So ito naman yun, rotary switch ng number 3. So ito siya. So, apat. Tapos yung dalawa rito. So, ito siya. So, meron din siya naka-engrave sa bawat tabi ng ngipin na mga number. Meron din 8, 6, 4, 2. Tapos yan yung dalawa. Meron siyang 7 and 1. So, wag kayong maano. Kasi itong 7 and 1, ito is rotary switch din ng carrier. So, ito universal. So, itong dalawa na to, is parehas silang may connection. May connection to, itong dalawang to, itong 7 in 1, may connection yan. Huwag kayong magtataka. So, kung bibili kayo sa market at nabili nyo, so kailangan yung testerin muna lahat yan. Itong rotary switch, kung lahat ito ay gumagana. I-off nyo to sa 0. Pag in-off nyo sa 0 ang rotary switch, siyempre walang reading nito lahat ito. So pagka-inon nyo to, bawat isa, kailangan lahat yan, meron reading. So next, ito naman yung number 4. Ito, so ginaya lang din, ayan lang din, ayan ang number 4. Meron siyang 1, 3, 4, 2. So naka-engrave rin yan dito, may engrave yan dyan. So gagawa ka lang din ng linya, tulad niya 1, 2, 3, 4 din. So, hindi pa natin ito tina-check ha. Iniisa-isa ko lang ito sa inyo kung ano yung ginagawa ko sa proper checking ng rotary switch. So, ito naman yung number 5. So, apat lang ang ngipin niya. Ayan, kung inyo nakikita. 1, 2, 3, 4. Apat ang ngipin. So, meron din siyang engrave. The number 2, 1, 4, 0. So, kung tatanungin niyo ako, ayan, ang purpose ng pag-check kasi ng rotary switch, diyan mo kasi ilalagay yun, mga wiring ng fan, yun low, medium, high. Tapos yung iba naman yung common and auxiliary. So dito mo ilalagay yan sa pins ng mga ngipin na ito, yung low, medium, high. Tapos yung isa dito is thermostat. Tapos yung ito is line 1 o neutral. So subukan natin checkin ng tester. So gagamitin lang natin dito is tester. At saka ang rito ng pag-check ng rotary switch ay resistance lamang, continuity. So wala siyang resistance. Pero kung tutusin kasi ang rotary switch po natin, so yan, ay meron po siyang naka-engrave yan, nakikita ninyo yan. Meron siyang naka-engrave sa bawat numero. Tulad niyan, yan, meron siyang 2, 4, 3, 1. Tapos yan 0. Yung tapat ng 2 ay 3 ampere. Tapat ng 4 is 20 ampere. Tapat ng 3 is 3 ampere. Tapat ng 1 is 3 ampere. So ano-ano kaya yan? Diba? Ano kaya yan? Ano kaya ang ibig sabihin kaya yan? So sa mga baguhan, so hindi na to tinitingnan. Yung mga natuto, yon. So ito, checkin natin to. Ano kaya ang ibig sabihin kaya ng 3 amperes na yan? No, para saan kaya yan? Lalo na yung 20 amperes. Para saan kaya yan? Saka yung 3 amperes na yan. Para saan kaya yan? Diba? So, yan. Checkin natin. Isa-isa. So, ito. Ngayon, gumawa tayo ng diagram din sa ating papel. Tulad noon, nandun sa whiteboard. Ayan. Ayan. Yung sa whiteboard na yan. Ayan. So, ito rin yun. So, nilista ko na rin sa papel. Kasi mag-check tayo ng component, ng rotary switch. Sangayon doon sa mga ginawa natin. So, meron siyang mga magkakapareho. So, kasi sa mga rotary switch ko na ito, meron ditong mga alam mo na, yung mga sira o tinatawag natin na busted. So, busted. So, yun ang hahanapin natin.
hinahanapin natin. Yun, mga sira na yun, o basid kaya may mga pare-parehas yan. Ano, pare-parehas. Ayan. Pare-parehas sila. So, maliban lang dito sa isa. Ayan. Ayun. So, may tatlong magkaparehas. Meron solo. O, ayan. So, gagamitan natin siya ng tester. Kasama na rin siyempre si rotary switch ng National, yung parang sa electric fan din. So, ibang switch to ha, kaysa rin sa switch ng electric fan. Iba ito. Hindi ito yung switch ng electric fan. Iba yan. So, gagamit tayo ng multi-tester o analog. VOM, kung tawagin. So, ang isa na ito kasi, ginawa ko na siyang clip. Tapos, yung isa naman, yan, yun ano pa rin. Yung traditional. So, yun sa clip lang. Para dire-diretso yung pag-test natin. So, gagawin natin, mag-test na tayo. Thank you.